Let's all welcome, guys. Yes. Good morning po, our CEO, Sir Sam Versosa. Good evening. Good evening to all of you guys. Good evening, Team Limitless. Thank you sa magandang opening video. Maraming salamat. I'm excited to meet each and every one of you. Especially yung mga bago, yung mga first time ko palang mamimit sa Team Limitless. Makilala lang ako, I'm Sam Versosa. Isa ako sa mga business partners ninyo. Paki-mute lang guys. Anyway, I'd like to congratulate all the awardees, all the leaders na nag-step up this pandemic this year, 2020. I know hindi pa tapos, pero wait lang ha. May nag-echo. Ano, hindi pa tapos yung taon, kaya ako, for me, tuloy-tuloy lang tayo, guys. Kanina pa ako nakikinig kaila Ogi, kaila Mac, of course, kay Upsley. And ako rin, actually, marami akong naalala at marami akong natututunan. Naalala because sabi nga ni Mac, lahat tayo nag-umpisa sa katulad ninyo, mga bago. Nag-umpisa rin ako dati, bagong-bago ko, na-introduce sa akin yung negosyong to. Dito ko nakita na pwede mabago yung buhay ko, buhay ng pamilya ko. At nakinig lang ako. Nakinig ako sa sinabi ng upline ko, sinabi ng mga nauna sa akin. Sabi sa akin, mag-invest ako sa sarili ko. Aralin ko yung negosyo, galingan ko, tuloy-tuloyin ko, mag-focus ako. At darating yung panahon, ako naman yung aani at ako naman yung magiging top earner. Ako naman yung magiging susunod na M Club. So, nung tinuloy-tuloy ko yon, of course, naging top one ako ng company namin. And tulad ninyo, nag-umpisa rin ako sa first timer, nag-umpisa rin ako sa 2,000 na cheque, sa 3,000 na cheque, 5,000 na cheque. Nagpapapicture lang din ako sa kotse. Nangangarap ako magkaroon ng sasakyan, ng sports car, of course. Maraming tumatawa sa akin, maraming hindi naniniwala sa akin, maraming nagsasabing hindi mangyayari sa akin yung mga nangyari sa mga nauna sa akin, maraming nagsasabing kalokohan yung ginagawa ko, sayang daw yung pagiging engineer ko, maraming doubters in short, maraming hindi naniniwala. Siguro katulad ng mga pinagdadaanan nyo ngayon, marami rin katulad ninyo na nararanasan yung naranasan naming lahat dati. Pero ako na magsasabi sa inyo, sara mo lang yung tenga mo. Focus ka lang sa front row. Focus ka lang. Invest in yourself. Yung kumpanya, pinapaganda namin yung front row. Pinapaganda namin yung kumpanya natin para mas mapadali yung trabaho mo. Yung mga uplines mo, nandyan palagi para tulungan ka. Lagi tayo may mga ganitong meeting, may mga ganitong assembly. Lahat to para sa future mo, para sa pangarap mo, para tulungan ka. Kaya ikaw, kahit anong naririnig mong negatibo sa labas, takpan mo lang yung tenga mo, mag-focus ka, tulad ng ginawa namin. And eventually, after a few months, maybe a few years, pag talagang tinuloy-tuloy mo to, sineryoso mo, tulad ng pagkasiseryoso namin, mangyayari sa iyo yung mga nangyayari sa amin. Lahat ng mga uplines ninyo na kasama ko ngayon, lahat din yan nakita ko nung nag-uumpisa. Lahat sila nangarap, lahat sila nagko-commute, lahat sila wala pa silang kotse. Naabutan ko sila paano sila nagkaroon ng normal na kotse, hanggang medyo mas gumandang kotse, hanggang nagkaroon ng sports car, yung nagkaroon ng supercar, nagkaroon ng extra car, nagkaroon ng extra SUV. And kung meron na una, lagi kong sinasabi, lagi may susunod. At sino yun? Kayo yun. Kayo yung susunod, ako na una, sumunod sila, kayo yung kasunod nila. Sinabi na namin to a million times, hundreds of thousands of times, lahat po ng sinabi namin nangyari na. Yung front row po dati maliit, pero ngayon sobrang laki na. Nag-umpisa sa isa, ngayon 100 plus na po ang offices natin worldwide. I'm just so proud of our company. And despite the fact na tayo na yung number one sa buong Pilipinas, number one sa buong Asia, after this pandemic, after this year, sa tingin ko wala pa tayo sa 2%. Bumalik ulit tayo sa 2%, 1%, 98% pa ilalaki natin, guys. 98%, actually, wala tong poweran, wala tong hype. I'm always telling the truth kasi ilang pambansa sa buong mundo? 180, 170 countries. Nasa ilang bansa pa lang tayo eh. Diba? Wala pang 10, tapos mag-open pa lang tayo next year. Ilan ang cities sa Pilipinas? Daan-daan. Diba?
mga 1,000 siguro, pero tayo 100 plus pa lang. Ibig sabihin, ang laki pa na ilalaki. So pag sinabi kong 2% pa lang, talagang 2% pa lang. Di ba? I-checkin mo pa lang, 2,000 pa lang, o 1,000 pa lang, o 5,000 pa lang, talagang malaki pa ilalaki kasi mag-million pa yung checkin mo. Million-million pa ang kikitain mo rito, tandaan mo. Kung yung front row lumalaki, may mga lumalaking cheque. May lumalaking mga tao, may mga lumalaking grupo. At pag lumaking kumpanya namin at kasama kayo doon, sigurado pag laki ng front row, malaki na rin grupo mo, malaki na rin cheque mo. Yes. Sigurado yan guys, lahat ng sinabi namin, wala kaming sinabi hindi nagkatotoo. Pag sinabi namin magkakaganito tayong office, nagkaroon tayo. Pag sinabi namin magkakaroon ganun kaming event, magkakaroon tayong ganun event. Pag sinabi natin ito, lalabas tayo sa TV, lalabas tayo sa buses, lalabas tayo sa billboards, lalabas tayo sa kung saan MRT, e-jeepney, kahit saan pang bansa yan, pati sa aeroplano, makikita mo yung front row, sobrang sagad. Yun nga yung term sa atin, sobrang sagad. Hindi lang sagad dahil sobrang laki na natin, napakadami ng network natin, napakalaki ng network natin, napakadami ng naniniwala sa atin. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Halos lahat yata ng biggest celebrities, ambassadors sa buong Pilipinas is part of front row. Yung iba nga, member na lang eh. Talagang nagtatrabaho. Hindi lang sila basta ambassador. Sila mismo yung gumagastos, sila mismo yung nag-network. Kung sila nga may mga karera, ginagawa pa to. Lalo naman ang kailangan mo tong gawin. Sabi ko nga lahat kami nag-umpisa sa wala. Nagpapapicture lang kami ng kotse. Pero tignan mo naman ano nangyari. 'Di ba? Nagpapa-picture lang tayo hanggang nagkaroon tayo ng coaching. Ngayon may sarili na tayong dealership, guys. 'Di ba? Alam niyo naman na yung Maserati, Ferrari, part na ng company natin 'yan. Yes, sir. I mean, 'di ba? Okay lang. Tawanan ka. Okay lang. Tinawanan ako dati. Okay lang, normal. Pero ngayon, dati ay nilang maniwala, pero lagi sinasabi natin, next time hindi na sila makakapaniwala. Sinong maniniwala na dati nagpapa-picture lang tayo? Ngayon, meron na tayong sariling dealership. Hindi lang yung kotse, yung dealership mismo. 'Di ba? Ang pinangahawakan natin, ang pinapatakbo natin, ang minamanage natin ngayon. So ito, as you can see, ito yung picture, nagkaroon kami ng Maserati Day sa showroom namin sa Fort Bonifacio. Of course, sa number one na lugar ngayon sa Pilipinas. Pinakamagandang lugar ngayon yan sa Pilipinas, sa Fort Bonifacio. Andiyan yung showroom ng Maserati and Ferrari. And as you all know, kami nila direct, kami nila Sir Modillamas ang nagmamanage ngayon. Nagpapatakbo ng kumpanya na yan. Pero ngayon, ang tutok ko pa rin is sa front row. Kayo pa rin. Ito pa rin, kahit anong oras, kahit gabing-gabi na, andito pa rin ako. Isang tawag lang ni Lee, nandito ako para share sa inyo. I-share sa inyo kung ano man yung pwede kong may share. Kasi sabi ko nga, dinaanan ko yung dinaanan ninyo. Hindi ako nagnegosyo ng front row. Hindi ko to binuksan dahil negosyante ako. Hindi ako businessman. Mag-umpisa ako. Isa rin akong normal na tao katulad mo. Walang special sa akin. Pero isa lang ginawa ko, naniwala ako. Kaya sasabihin ko sa iyo, yung mga nagdududa pa sa sarili nila, maniwala ka pala, nag-uumpisa pa lang tayo. 2020 guys, back to zero. Pero ang dami na nag-step up, ang dami na naging achievers this 2020. What more pa sa 2021? Nag-uumpisa pa lang, bakit 2% pa lang? Kasi guys, mag-grand opening pa lang tayo sa Baguio. Di ba? Yes, sir. Sir. Natin dati maliit, ngayon mas sobrang laki, sobrang ganda, sobrang accessible. Sobrang kilala ng kumpanya natin, sobrang world class ng products natin, award winning, ini-endorse ng kung sino-sino, Floyd Mayweather, Momoland, and actually marami pa kayong aabangan eh. Bakit sinabi kong 2%? Hindi pa natatapos 2020 guys, ang dami pang good news. Bago matapos yung taon na to, ilalabas natin yung pinakabago nating product. Sabi, ma-approve ng FDA by December 20 or 18 or to 20 daw. Tapos itong product na to, of course, kailangan may kasamang brand ambassador to. So yung sinuot na rin natin, yung pinakabago natin brand ambassador, sa Korea pa natin sinuot, guys. Imagine nyo, tapos may Momoland na tayo, meron na naman tayong super guwapo na Korean superstar na talagang pag nilabas natin, ewan ko na lang, guys, lahat na mahilig sa K-pop, K-drama series, yung mga nanood nung itong pandemic na to, talagang
magugustuhan nila yung produkto natin dahil dito sa endorser natin. And of course, dahil front row to. And of course, quality product na naman itong nilabas natin. Lahat ng pagpapaganda, guys, ginagawa natin. Sabi ko nga, mag-grand opening pa lang yung Baguio. Mag-grand opening pa lang yung pinakabagong office natin sa Pampanga, sa Daun. Ako, sobrang laki nun, guys. Times five yung office natin dati. Sobrang laki nito. Ito na yata yung pinakamalaking office. Diba? So, abangan ninyo yan. This year din yan. Bubuksan natin this December. Meron pa. Yung mga may grupo sa Tarlac, guys. Ma-excite kayo. Isang buong building naman yung office natin dyan. Lagpas 20 yung parking. So, hindi na kayo mamumroblema. Nasa Main Avenue yan. Pinakamagandang building ngayon sa Main Avenue ng Tarlac yan. May billboard pa yan sa taas. Imagine mo, ayan o. Pag dumadaan ka, mall ang katabi niyan. Isang mall sa left, isang mall sa right, ang nasa gitnang building, front row building. Sobrang daming parking. Sa harapan, sa gilid, tas may billboard pa sa tuktok yan, guys. So, antayin ninyo, mag-grand opening din tayo this December. Diba? Ayan o. Ay, naku guys, Main Avenue yan ng Tarlac City. Katabi siya na itong DV Mart. Ayan, may Jollibee. Nasa Main Avenue talaga siya, BDO, katapat lang din natin. So, naniniwala na ba kayo na 2% pa lang tayo? Marami pa. Imagine ninyo, magbubukas pa lang yung mga offices natin. Magbubukas pa lang yung mga tinatawag natin flagship offices dyan sa mga lugar na yan. So, ang maganda dyan, pag nagbukas yan, nandiyan kami ni Direk. Nandiyan kami ni Direk RS, kasama nyo kami. Kasama nyo kami every step of the way dito din, sa journey nyo sa front row. Hindi kami titigil, guys. Kung anong binigay mo rito, ibabalik namin sa iyo. 1,000%, 100,000%. Next year, ilo-launch natin another new product, another brand ambassador from Hollywood. Magkapatid, antayin nyo na naman yan. Kapatid! So talagang first quarter of 2021, sa atin pa rin yan, front row year pa rin yan. Wala guys, maraming kumpanya sa Philippines. Lahat yan, naunahan natin. Mga dating nauuna sa atin, nauna, mas matatandang kumpanya, naunahan na natin. Pero hindi tayo titigil kahit number one tayo. Hindi tayo titigil. Tuloy-tuloy pa rin yung marketing natin, advertising natin, trainings natin. Kasi kung anong sinabi namin na mag-invest ka sa sarili mo, di ba? Sabi ko mag-invest ka sa sarili mo, galingan mo, improve yourself. Ganon din ang ginagawa namin ni Direk. We're improving the company. We're improving your company, our company. Alam nyo saan ako galing? Sinabi ko to kay Lee. Galing ako sa shoot. May sinusuot na naman kami nila Direk. Sila Direk na iwan doon. Tumakas lang ako. May sinusuot kami for this Christmas campaign. Imagine, gumagastos pa rin yung kumpanya para sa mga campaign. Wala nang gumagastos ngayon na kumpanya. Fourth quarter na guys. Hindi na gumagastos yung mga kumpanya kasi ubus na yung budget nila. Pero tayo, gumagastos pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Kanina, nung habang nasushoot kami, daming mga bagong brand ambassadors. Pero mga Pilipino, mga local, mga kilala, sikat, influencers. Ang dami na naman. Daming naniniwala. Ito yung mga trending ngayon, panahon na to. Antayin nyo na lang, ilalabas si Direk RS Francisco. Ang bahala dyan. Yes. Grabe yung ginagawa nila Direk, yung team niya. Sobrang, ayun o, yun yung suit ni Direk ngayon. Nag-shoot kami. Nagpalit lang ako ng t-shirt kasi naka-formal ka ako kanina. But, grabe. Front row lang talaga yung malakas. Talagang malupit. Totoo, Sam. Totoo. Ibang klase, guys, eh. Sobrang spoiled nga kanina ng mga artist natin. Talagang iba. Iba mag-alaga yung front row. Kaya talaga sila, bilib na bilib. Ang daming articles about us, hindi na nga namin napopost. May mga dumalaw pa kanina, mga taga-Bicol. Team naman, yung kabilang team. Nagbiyahe pa, mga 16 hours. Tapos kakwentuhan ko yung mga leaders from Bicol. Talagang nagbiyahe pa sila, 16 hours daw. Biyahe nila. Bumiyahe sila para makilala kami, na ma-meet kami. And of course, syempre, kinilala namin. Kain kami, bonding kami sandali. Kinikwento nila na sobrang tayo daw ang pinakamalakas sa buong Bicol. Imagine mo, nasalanta na sila, pero nagninegosyo pa rin sila lahat doon at ang lakas-lakas doon ng front row doon. Sabi ko, bakit ba tayo yung malakas? Eh, basta may hawak ka doon ng paper bag doon, kinakantaan sila ng ano eh. Lux White ba? Ang gamit mo. Kaya ang ganda mo. Talagang
May ayuda nga si Willy. Ha? Si Willy nga, Sir Sam, nag-ayuda, di ba? Si Willy nga daw, di ba? Yan ang biruan. Si Kuya Will daw nanaro sa sarili niyang show. Yun yung biruan ngayon. But, pero yung mga, alam mo yan, no? Kalat na kalat yan. Tapos, mga mami daw doon, yung mga members natin na bago, gusto daw kami makilala ni Direk. Lalo na daw ako kasi lagi ako napapanood sa Wawa Win. And sabi ko, sige, pag naano tong, basta pwede nang bumiyahin, pupuntahan ko kayo lahat dyan. Punta ko lahat sa Bicol, sa Mindanao, sa Visayas, kahit saan pa iikutin ko yan. Promise ko na yan eh, by next year, isa-isayin ko lahat ng offices natin. Alam ko, pwede naman na mag-travel. Maswerte tayo kasi ang pinaka-important ngayon is yung health natin. Yung pinaka-importante ngayon, nalagpasan natin or malalagpasan natin itong COVID. Ma-survive natin to kasi kahit anong yaman mo, kahit anong laking kita mo, kung health mo hindi maayos, eh magkakaproblema ka. So, ingatan nyo pa rin yung health nyo. Alam ko, open na yung mga offices natin. Gamitin ninyo. Pero mag-ingat kayo. Of course, wear your face mask, face shields, practice social distancing pa rin. Huwag masyadong dikit-dikit. Pwede naman eh. Nangyayari naman yan sa mga restaurants. Meron na nga mga, punong-puno na nga yung mga malls ngayon. Mga bars, bukas na rin. Diba? So tayo, open na rin tayo sa office basta nakamask. Mas safe pa tayo kaysa sa mga restaurants, kaysa sa mga bars. Kasi sa restaurants, tanggal yung mga mask, kumakain. Talagang expose yung mga tao eh. Diba? Sa office natin, basta may mask ka, especially kung may face shield ka, super safe ka. So, tuloy